Dumating na ang sorcerer na pumapangalawa kay Satoru Gojo pagdating sa lakas. Siya si Yuta Okkotsu at tutulong na siya sa pagkalaban kay Sukuna. Pero bago yan, madaming revelasyon ng chapter 248 ng Jujutsu Kaisen. Ipinakita ng kabanatang ito ang maaaring rason sa pagkawala ng katawan ni Satoru Gojo, ang kahulugan ng mga huling salita ni Kenjaku at ang paglakas ng ating bida na si Yuji. Kaya, dapat niyong tapusin ang video na ito hanggang dulo. Nag-umpisa ang chapter 248 ng Jujutsu Kaisen sa eksena kung saan natapos ang nakaraang kabanata. Dito, makikita natin si Yuji na hawak pa rin ang Executioner Sword. Sa kasamaang palad, hindi ito tumama sa likuran ni Sukuna dahil bago pa man magamit ni Yuji ng lubusan ng makapangyariang espada, naglaho na ito sa kanyang kamay. Ang mga cursed technique ay kadalasang nawawalan ng bisa kapag namamatay ang cursed user o sorcerer na gumagamit nito. Kaya, ang pagkawala ng espada sa kamay ni Yuji ay nagkukumpirma sa kamatayan ni Higuruma. Ganun pa man, sa mga bagong kabanata ng Jujutsu Kaisen, ipinakilala ang mga cursed technique na lalong lumalakas kapag namamatay ang gumagamit. Isa itong kapangyarihang nalaman ni Higuruma kay Kusakabe, kaya hindi na ako magtataka kung ang Executioner Sword na ipinasa niya kay Yuji ay hindi talaga nawala ng tuluyan. Bagkos, lalabas muli ito kapag lubhang kinailangan na ni Yuji. Sinamantala ni Sukuna ang pagkagulat ni Yuji sa nangyari sa Executioner Sword, kaya sinuntok niya ito ng malakas. Makikita natin ang tuluyang paghilom ng kamay ni Sukuna na pinutol niya para makaligtas sa epekto ng espada ni Higuruma. Nagawa ni Yuji na maharangan ang suntok ni Sukuna sa pamamagitan ng kanyang dalawang kamay at tuhod. Subalit, tumalsik ang binata noong sinipa siya ng King of Curses. Hindi pa natapos si Sukuna sa pag-ataking ito dahil nagpahabol din siya kay Yuji ng dalawang paghiwa sa mukha. Maraming beses nang natikman ni Yuji ang bagsik ng dismantle at slashing techniques ni Sukuna, kaya hindi na nakakagulat kung kaya niya ng paglabanan nito at hindi na siya basta-basta maputulan ng bahagi ng katawan. Naharangan ni Yuji gamit ang kanyang braso ang pag-atake ni Sukuna. Sa kasamaang palad, tumalsik at bumagsak pa rin siya dulot nito. Habang nasa gitna ng pakikipaglaban kay Yuji, tiningnan ni Sukuna ang kamay na pinutol niya kanina para iwasan ang espada ni Higuruma. Sinabi niya na bagamat namatay ang abogado sa pakikipaglaban sa kanya, nagawa naman itong maisama sa hukay ang Kamotoke. Matatandaan na ang confiscation ng deadly sentencing ni Higuruma ay kinumpiska ang curse tool ni Sukuna imbis na mga kapangyarihang tinataglay niya. Sa madaling salita, kung namatay na talaga si Higuruma, ang pinakamalaking naiambag niya lamang sa pakikipaglaban kay Sukuna ay ang pagkuha sa makapangyarihang sandata nito. Bukod kay Higuruma, naisip din ni Sukuna ang pagkawala bigla ng sugat sa tiyan ni Yuji. Makikita na parang nakangiti siya habang iniisip ito. Ang sugat na ibinigay ni Sukuna kay Yuji ay hindi basta-basta dahil kung maayos na ilapat ni Sukuna ang kanyang kamay sa tiyan ng ating bida, siguradong magagaya si Yuji sa nangyari kay Toji. Maya-maya, may napansin si Sukuna na biglang sumulpot sa kanyang likuran, kaya lumingon siya dito. Nakita niya ang dalawang sorcerer na sila Kirara Hoshi, bit-bit ang katawan ni Higuruma at si Wiwi daladala ang isang tela. Maaaring ang telang hawak ng batang sorcerer ay inaasahan niya para magamit ang kanyang curse technique na tumutulong sa kanyang mag-teleport patungo sa ibang lugar. Posible rin ang dahilan kaya isinama niya si Kirara ay dahil sa abilidad nitong tinatawag na Love Rendezvous, ang curse technique na may kakayahang palapitin kay Kirara o sa kanyang target ang mga bagay na minerkahan niya ng parehang pangalan ng Bitwin mula sa Southern Cross Constellation. Para mas maintindihan nyo, maaaring nilagyan ni Kirara ng marka ng Bitwin na may pangalang Akrux ang kanyang sarili at nilagyan niya rin ang damit o katawan ni Higuruma ng marka ng Akrux bago ito pumasok sa laban. Ginawa ito ni Kirara para madali niyang mahatak ang katawan ng abogado kapag nangangailangan na ito ng tulong. Hindi nagawa ni Sukuna na maatake sila Wiwi at Kirara dahil bigla na lamang dinawala ang mga ito. Sinabi ng King of Curses sa kanyang isipan na ang kakayahan ng mga ito na mag-teleport ang maaaring rason kung bakit bigla rin naglaho ang katawan ni Satoru Gojo. Ayon pa kay Sukuna, maaaring ang mga katawan nila Higuruma at Gojo ay dinadala ng mga kalaban niyang sorcerer kay Shoko upang magamot nila ang mga ito at iligtas mula sa mga natamong pinsala. Matatandaan na si Shoko ang isa sa pinakamagaling na reverse cursed energy user sa Jujutsu Society. Nagagamit niya ang kakayahang ito para gamutin ang ibang tao mula sa kanila mga pinsala. Isang kakayahang kahit si Satoru Gojo ay hindi pa nagagawa. Sinabi ni Sukuna sa kabanatang ito na ang abilidad ng isang sorcerer na pagalingin ng ibang tao ay hindi kagaya ng pagpapagaling sa kanila mga sarili, sapagkat ang reverse cursed energy nila ay hindi ganoon ka-epektibo kapag ginamit sa iba. Sa madaling salita,
napakababa ng tsansa na mapagaling pa ni Shoko ang naputol na katawan ni Gojo at mapaghilom ang malalim na sugat ni Higuruma sa katawan. Ganun pa man, dapat din nating isaalang-alang na hindi pa natin alam kung ano ang curse technique ni Shoko. At katulad ng sinabi ko noon, maaaring ang kanyang kapangyarihan ay nakakagawa ng isang himala na magliligtas sa isang tao na hindi pa tuluyang binabawian ng buhay. Kaya sa puntong ito ng kwento, dapat pa rin nating panghawakan ng paniniwala na maaaring bumalik si Gojo o Higuruma. Habang inaanalisa ni Suko ng reverse cursed energy ni Shoko, ibinaling niya muli ang kanyang pansin kay Yuji. Sinabi niya na marunong na rin gumamit ng reverse cursed energy ang binata, kapangyarihang nakuha ng sorcerer kasabay ng pagbabagong nangyari sa katawan nito. Dulot ng mga bagong kakayahan ni Yuji, sinabi ni Suko na maaaring malibang siya kahit papaano sa pagkalaban sa binata. Ang pagkakaroon ng King of Curses ng kahit kaunting interes kay Yuji ay nagpapakita ng napakalaking pagbabago sa binata matapos lamang ang ilang buwan na mawala si Suko na sa kanyang katawan. Kung dati, tinatawag siyang mahina, walang kwenta o walang silbi nito, ngayon, itinuturing na siya ni Suko na bilang isang nakakaalaw na kalaban. Ganun pa man, nakaramdam pa rin si Suko na ng pagkaerita. Napansin ito ni Yuji, anime wala nang paki si Suko na sa mga sorcerers na nasa paligid niya, kaya sinabi ni Yuji na parang nawala na ng gana ang King of Curses sa pakikipaglaban. Tinanong ni Suko na ang sarili kung ang nararamdaman niya bang pagkaerita ay dahil sa pagkamatay ni Higuruma. Sinagot niya ang katanungang ito sa pagbalik niya sa kanyang paniniwala, na kahit noon pa man, hindi niya naisip na may taong makakapagpaligaya sa kanya. Kumakain lamang siya kapag gusto niya. Bumapas lang siya kapag masakit sa mata ang nasa harapan niya at nakikipaglaro siya kapag sa tingin niya ay masisiyahan siya. Ito ang paraan niya sa paggugol ng kanyang oras hanggang sa dumating ang kanyang kamatayan. Para kay Suko na, ang pagpas lang sa mga tao ay pampalipas oras lamang sa kanya at wala nang iba pa. Inalala ng King of Curses ang naging usapan nila ng cursed spirit na si Jogo noon, kung saan sinabihan niya ang kalaban na ang pagkagutom o pagkasabik sa kanyang mga minimithi ang wala sa cursed spirit. Sinabi ni Suko na ang mga kalaban niyang kagaya ni Jogo ay naghahangad na patayin siya. Samantalang ang King of Curses naman ay gusto lamang higitan ang sarili niyang limitasyon. Sa tuwing may mapapas lang si Suko na kagaya ni Jogo, nalalaman niya kung ano ang rason namang ito kung bakit gusto nilang talunin ng King of Curses. Ilan sa mga layunin nila ay hindi niya alam kung totoo, samantalang ang iba naman ay puro kalokohan lamang. Ganun pa man, habang kalaban si Yuji, sigurado si Suko na ang kagustuhan nito na talunin siya ang pinakalayunin ng bata. Sapagkat kilala niya si Yuji, nagsama sila noon sa iisang katawan at alam ni Suko na kahit ilang beses niyang wasakin ang kaluluwa ni Yuji, patuloy pa rin itong babangon para kalabanin siya. Dahil ang kaluluwa ni Yuji ay hindi basta-basta nasisira. Sa kabila ng kaalamang ito, sinabi ni Suko na nahahatiin at puputol-putulin niya ang minimiting layunin ni Yuji. Habang nakatingin sa katunggali, may kung anong bagay na lumilipad sa kalangitan. Nagliliwanag ito at nagtungo sa harapan ni Suko na. Ang eksenang ito ay nakita ni Kusakabe kaya napasigaw ang sorcerer at tinanong kung ano ang bagay na dumating. Nasagot ang katanungan ito nang biglang lumabas ang isang Kogane at isinigaw nito ang bagong rule na idinagdag sa game. Ito ang rule number 5 na nagbibigay ng pahintulot kay Megumi Fushiguro na umpisahan ang merging sa pagitan ng sangkatauhan na Tengen. Ang rule na ito ay maaaring idinagdag ni Kenjaku bago siya tuluyang bawian ng buhay matapos maputol ni Yuta Okotsu ang kanyang ulo. Ito maaari ang kahulugan ng pagkasabi niya na maipapasa niya ang kanyang layunin sa iba. Matatandaan na si Suko na ay hindi player ng Kalang Game sapagkat ang ikinukonsender ang malalaro ay ang dati niyang vessel na si Yuji. Ito ang dahilan kaya imbes na kay Suko na ipasa ni Kenjaku ang karapatan sa merging, ibinigay niya ito sa katawang ginagamit ng King of Curses at sa isa pang player ng game na si Megumi Fushiguro. Tiningnan ni Suko na ang bagay na nagmula sa kalangitan. Sinabi ng King of Curses na maaaring ang bagay na ito ang ginamit ni Kenjaku para masigurado ang pag-uumpisa ng merging ni Tengen at ng sangkatauhan. Kaya, kinuha niya ang nagliliwanag na bagay at kinain niya ito. Kung totoo ngang patay na si Kenjaku, nakakalungkot maisip na hindi man lamang natin nalaman kung ano ang tunay na gamit ng kanyang Domain Expansion, kung ano ang tunay na rason ng kanyang mga layunin noon, at kung paano niya isinasagawa ang kanyang cross technique na lumipat sa ibang katawan. Siguro, may plano pa talaga si Gege kay Kenjaku kahit patay na siya, at malalaman natin kung ano ito sa mga susunod na kabanata. Sinabi ni Kusakabe na akala niya noon, mas masama si Kenjaku kumpara kay Suko na, sapagkat ang King of Curses ay hindi isang klase ng halimaw na gagawa ng Jujutsu Terrorism kagaya ng Kalinggame
dahil lamang sa gusto nito makadiskubre ng bagong kaalaman ukol sa cursed energy. Subalit, nagkamali pala siya. Dahil sinabi ng King of Curses na papatayin niya silang lahat. Sunod ay ang lahat ng players ng Kalinggim at pagkatapos ay uumpisahan niya ang merging para kalabanan ng halimo na malilikha mula kay Tengen. Ang sinabing ito ni Sukuna ay nahulaan na natin noon. Alam natin ang King of Curses ay palaging naghahanap ng mga kalabang susubok sa kanyang lakas, kagaya ng Lakashimo, Higuruma at Gojo. Kaya ang paglikha ng isang halimaw na kanyang kakalabanin ay mga aksyong magagawa talaga ng isang walangyang kagaya ni Sukuna. Habang inilalahad ng King of Curses ang kanyang mga plano, biglang may isang malakas na pwersang bumagsak mula sa kalangitan at tumama sa kanya. Nagresulta ito sa pagkawasak ng lupang kinaroroon ni Sukuna. Ang pag-ataking ito ay nagmula kay Yuta o Kotsu. Nagulat si Yuji sa pagdating ng kaibigan, habang si Yuta naman ay humihingi ng pasensya sa pagkahuli niya ng dating. Ang pagdating ni Yuta mula Iwate patungong Shibuya ay sobrang napakabilis, kaya maaaring nung malaman ng mga kaibigan niyang sorcerers ang pagpasa ni Kenjaku ng merging kay Megumi, naintindihan agad nilang nagtagumpay si Yuta, kaya maaaring nagteleport si Wiwi sa lokasyon ni Yuta upang isama muli ito sa Shibuya. Wala sa eksena ang komedyanteng si Fumihiko Takaba, kaya maaaring binigyan na lamang nila ito ng pamasahe pabalik imbes na isama sa pakikipaglaban kay Sukuna. Ganunpaman, nakahinga na din tayo ng maluwag dahil walang tahi sa ulo si Yuta, kaya masasabi nating nagtagumpay nga sila sa misyong pastangin si Kenjaku. Nakaiwas ang King of Curses sa pag-atake ni Yuta at inatake niya agad ang Jujutsu Sorcerer sa pamamagitan ng tangkang pagsaksak dito gamit ng kanyang kamay. Tinapatan ito ni Yuta ng pagwasiwas sa kanyang espada, kaya nagkasulubong ang kanilang pag-atake. Sinabi ni Sukuna na dapat ay mas galingan ni Yuta, sapagkat kapag hindi nagtagumpay ang sorcerer sa pagpaslang sa King of Curses, sisiguraduhin ni Sukuna na papaslangin niya ang lahat ng taong gustong iligtas ni Yuta. Ang komento ng King of Curses ay isang patunay na gusto niya lamang talaga ng isang kalaban na susubok sa kakayahan niya. Ginagalit niya si Yuta at ipinapaalala dito ang mga bagay na gustong ipaglaban ng sorcerer. Bagay na lalong magpapabugso sa pagnanais ni Yuta na manalo sa duelo. Tinawag ni Yuta ang special grade vengeful spirit na si Rika. Agad nitong inatake si Sukuna sa pamamagitan ng kanyang dambuhalang kamay. Tinanong ni Rika kung sino sa tingin ni Sukuna ang taong kinakausap niya. Nakangiti ang King of Curses habang sinasalo ang kamay ni Rika at sinabi niya na nandito na ang Queen of Curses. Binanggit ito ni Sukuna na parang matagal na niyang inaasahan ang pagdating ng Cursed Spirit. Sino nga ba sa kanila ang mananaig at mananalo? Ang King of Curses ba na si Sukuna o ang Queen of Curses ba na si Yuta at Rika? Kung sino ang uupo sa trono bilang pinakamalakas ay malalaman natin sa mga susunod na kabanata ng Jujutsu Kaisen.